Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong madalas na itinatanong sa atin ngayon, paano daw if yung isang crypto exchange ay nagsara nga tapos mayroong pera tayo doon? So ano yung mangyayari sa pera natin? For example, si Binance or kahit anong crypto exchange man yan na ginagamit natin, tapos may fund tayo, mawi-withdraw ba natin yung pera or mawawala na ba yun, may ipit na ba yun? And right now guys, as you can see dito sa ating screen, meron na namang isang crypto exchange na maalam, nagsara or nag-stop na po yung operation. And right now marami po ang nagpapanik kasi syempre yung mga gumagamit ng crypto exchange na to ay may pera sila, so paano i-withdraw? So right now makikita mo sa mga post na kalagay dyan, no? How do we withdraw when the withdrawal option has been disabled? Please enable withdrawal so we can withdraw our assets. And itong crypto exchange na to ay si Hotbit po. And I don't know, no, kung gumagamit kayo rito or nagamit nyo na to, kasi ako I don't think, no, parang hindi ko maalala na gumamit ako nito or nag-share tayo about Hotbit. Pero guys, no, sa social media, actually sa Facebook, marami ako nakikita nagpo-post ng Hotbit. So anyway, ayun nga, nagsara na sila, nag-stop na sila. Tapos kung may fund ka nga, ang question, mawi-withdraw ba siya? So sabi rito, in an announcement, ayan, the exchange said that its operating condition have deteriorated since a former member of its team was subjected to an investigation in August 2022. According to the exchange, the probe forced it to stop its business for weeks. In addition, Hotbit also cited various incidents within the crypto space as contributors to its decline. The exchange cited the FTX collapse and the banking crisis that caused the USD coin depegging event as reasons for its deteriorating cash flow. Hotbit said the incidents resulted in uncontinuous outflows of funds from centralized exchange. So yun nga guys, now this is the hard and very painful truth pagdating po sa mga crypto exchange kasi walang forever talaga. No, we cannot say 100% na secure yung mga crypto exchange na ginagamit natin. Okay, kaya very important po yung invest only what you can afford to lose, no? Huwag kayong gagamit ng pera, maglalagay sa isang crypto exchange ng pera na ay nga kailangan nyo pala or buong savings nyo pala yan or buong pera nyo pala yan kasi walang 100% sure. Okay, pwedeng kumita, yes, that is true, pwede naman talagang kumita, pero hindi laging ganun ang senaryo. So ay nga, for example, itong si Hotbit nagsara. So paano yan kung may fan ka? Yun lang ang maganda kasi sabi rito, ayan, Hotbit exchange holds operations, urges users to withdraw funds. So ang maganda kasi ay nga at least ay pinapawithdraw naman ni Hotbit yung mga users. Kung may balance ka doon ay pwede mo pang mawithdraw yung balance mo. Sabi dyan, crypto exchange Hotbit announced that it would be halting operations as of May 22, that is today. The exchange asked its users to withdraw funds before June 21 at 4 a.m. UTC. So yun yung good news, yun yung maganda kasi yung itong crypto exchange na to, si Hotbit, at least ay parang hindi pang luging-lugi talaga kasi merong ibang mga crypto exchange na nagsara dahil bankrupt, wala ng pera. Pag nangyari yun, ay ayun nga, hindi mo mawi-withdraw yung pera mo, may ipit yan for sure. So at least itong si Hotbit ay may pera pa naman siguro to kasi nasasabihan niya pa yung mga users na mag-withdraw. Yun lang kung maka-withdraw kasi nga, may reklamo nga kanina na naka-disable daw yung withdrawal nila. So sabi rito, some also warn community members of phishing links that pretend to be official Hotbit exchange on Google. While Hotbit is taking its bow, other exchanges are carrying on with some launches campaigns to fix the issues in the crypto industry. Crypto exchange Coinbase recently published a campaign to update the system. OKX took it a step further. It wants to rewrite the system entirely. So, eto guys, no, ito yung sagot natin. So, merong mga crypto exchange na pwede ka pang makawithdraw kung magsara man. Makukuha mo pa yung pera mo or makukuha mo pa yung crypto mo. Pero may mga crypto exchange na paglugi nga, pwede kang maipit
yung pera mo hindi mo na makukuha. And that is the sad truth sa mga crypto exchange, lalong-lalo na centralized exchange po, no? Kaya sabi ko nga, no, ulitin natin, mas okay pa rin, no, na naka-spread out or naka-tawag dito, naka-separate yung pera nyo. So hindi lang isang crypto exchange ang gagamitin nyo. Kung gagamit kayo Binance, gumamit ka. Kung may Bityard, BingX, pwede yan, gumamit ka. Ihiwa-hiwalay mo yung pera mo, wag mong ilagay sa isang crypto exchange, kasi at least kung may isa man dun na nagsara, hindi lahat ng pera mo mawawala or hindi lahat ng pera mo magkakaproblema. Kasi kung yung pera mo na sa isang crypto exchange tapos nasaktuhan, yun ang nagsara, automatic guys, malaking problema yon. Okay? So hopefully ay nasagot ang tanong and hopefully na-update po kayo dito kay Hotbit po. Okay, it's time to take a bow. For 5 years and 4 months, the Hotbit team had been proud to participate in wonderful crypto show with 5 million users. However, it is with great regret that we have made the decision to stop all SEX operations from May 22. We kindly ask all users to withdraw their remaining assets before June 21. So the decision is based on 3 reasons. So may mga reasons naman sila, but anyway, kahit anong rason pa yan, eh nagsara nga. Okay, so wala na magagawa. Wala natin magagawa doon. So nawa ay si Binance hindi sumunod, si Bityard hindi sumunod, si BingX hindi sumunod, nawa magtuloy-tuloy. Pero this is the truth guys, ha? Walang 100% sure na yung ginagamit natin eh forever yan. Okay, kaya ingat-ingat tayo, let's be aware sa mga balita lagi, or let's be updated lagi. Alright, so yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.